Welcome to my channel, guys. So nandito naman ako at gumagawa na naman ako ng mga reaction videos na nakakatakot or nakakabalagha, guys. So ngayon, guys, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, guys, so don't forget to subscribe, guys, para updated naman kayo sa content ko. At maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa videos ko, guys. So ngayon, guys, yung content natin ngayon, yung pag-reaction about for Sigbin nga, naubos yung manok ng mga netizen doon. So, ngayon, guys, try natin. So, panoorin natin, sabay-sabay natin. So, let's go, guys! July 28, Blood Moon. Nung di mano, may nangyaring kakatwa sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro. Alas 9 ng gabi nung may narinig si Joel sa kanyang manukan. Meron kaming narinig. Mga ibon. Malalaki. Yung tawagin sa amin uwak, akala namin aswang. Pagsilip niya raw sa labas, wala naman siyang nakita. Pero bandang alauna ng madaling araw, nagising siya sa walang tigil na mga tahol. Naingay yung aso kasi pagdating ng tree, tahimik lahat sa paligid. Tapos wala nang ingay. Kinaumagahan, laking gulat na lang daw niya sa tumambad sa kanya. 21 sa mga alaga niyang manok patay. 21 na manok, lahat patay. Pero kahit isang patak ng dugo, wala raw bakas. Ang sugat kasi sa bandang leeg, tapos tinanggalan ng balahibo dito sa bandang batok, pati mga lumanloob, nawala lahat. Makalipas ang 2 linggo, 10 pa sa mga manok ni Joel ang namatay. At dito lang Martes, 2. Hindi raw naniniwala si Joel na aso ang may kagagawan nito. Hindi aso talaga. Kasi ang tali sa manok, hindi basta-basta matatanggal yan. Ang hinala ko, pinakawalan. Binuksan. Ang sigbin, kinatatakutang bahagi ng ating alamat. Nahahawig daw sa kambing na walang sungay. Ang tenga, sinlaki ng palad ng tao. Ang ulo, nakayuko sa gitna ng mga paa. Ang mahaba nitong buntot ang ipinang-aatake raw nito, pabaliktad kung ito'y maglakad. At may kakayahang maging invisible. Di umano, ang sigbin sumisip-sip ng dugo. Mostly, ang sigbin is commonly naka-encounter sa kanya is yung mga taong nakatira sa bulubundukin. Yung malapit sa forest or yung mga farmers. Nakatira raw ang mga ito sa mga banga na napapalabas lang daw ng mga kung tawagin sigbinan. Ang mga sigbinan, karaniwan daw mayayamang pamilya na naniniwalang swerte sa kanila ang mga sigbin. Malakas ang kutob ni Joel. Sigbin ang umatake sa kanyang mga alaga. Meron daw kasi talagang sigbin sa kanilang barangay. Kasi dito, marami nagsasabi, sila talaga nag-aalaga. Ito, kalmo to. Apat. Kalmot, wasak talaga yan. May naiwan din daw bakas ng paa ang sigbin. May naiwan siya, footprint, malalaki. Parang bear. Tapos may ano, ganun oh. May apat oh. Koko? Ganun oh. Oh, koko. May apat. Dahil dito, nagdesisyon si Joel na putulin ang mga punong di mano pinagtataguan ng sigbin. Para makita namin kung may kababalaghang nangyayari talaga. Sigurado si Joel, hindi peste ang dumali sa kanyang mga manok. Kung kami nag-immunize dito, tsaka kompleto lahat ng vitamins ang mga manok ko dito. Pero hindi lang pala si Joel ang naniniwalang may sigbin sa Kauswagan. Pati ang kanyang ina, nakakita na raw nito. Nakita na naman sigbin. Yung malaking kuan pulmon, ako lang nakakita dili. Pakairo gid siya. Dako kay sa dalungan. Mutong pagtaran ako kung nga dili man iro pud sigbin jud siya mun ana mura siya iro. Ito nga raw
ang pumatay sa ama ni Josefina na si Mang Policarpio. Naglakalat siya ba? Murang naiyalang na kanan ang sigbin. O sinipsip niya yung dugo. Dinala namin sa hospital no, na mong sa doktor. Wala ng pag-asa. Pero sa kuang pa mong papa, ngunggin sa sigbin ang nagpaaksa iya. Nagtanong kami sa iba pang mga tiga-barangay Kauswagan kung alam din ba nila ang kwento tungkol sa sigbin. Naniniwala sila nung kumain ng yung Bloody Moon ba? Lumabas daw. Meron daw nag-alaga ng sigbin. Dito daw kapit bahay namin. Hanggang may nagbanggit sa aming team na meron daw isang lumang bahay kung saan di umano nakatira ito. Ang may-ari daw ng bahay na yon, ang siya ring may alaga ng sigbin. Ang natitirang miyembro na lang ng pamilyang ito, si Simon, hindi niya tunay na pangalan. Pumayag siyang magpa-interview sa kondisyong hindi pakikita ang kanyang mukha. Laking gulat ng aming team sa kanyang inamin. Ang malalaman sa ama ko, may dati siyang sigbin. Mga kapatid ko lang nagsabi, malaking sigbin. Pagtutuusan siya ng pagpakain ng sigbin. Bata pa lang daw si Simon, may alaga ng sigbin ang kanyang ama at nagpapakita lang daw ito sa tuwing may binibigkas ang kanyang ama na nakasulat sa libreto o yung maliit na libro. Mabasahin niya yun, lumabas na yun ang sigbin. Pero nung namatay daw ang kanyang ama noong 1960s, hindi na raw nagpakita pa ang sigbin. Ang libreto raw kasi na binabasa para ito'y lumabas, di umano nilunok ng kanyang ama. Hindi man niya iiwan ang panya, yung librito. Kinain niyo. Kinain po ni. Kinain niyo. Gayunman, kahit kailan daw, hindi pa nakikita ni Simon ang sigbin. Ang natatandaan lang daw niya, ayon sa mga sabi-sabi, mukha itong aso. At ang ipinapakain daw rito, manok. Malaki nga, manok. Hindi ko na sumama saan. Bakit mo sa pagkain? Sabihin mo ko ng kapatid ko, huwag kang sumama. Pero paniguro ni Simon, walang kinalaman ang kanilang pamilya sa nangyayari sa manukan ni na Joel. Iwasan nila na yung mag-sirse, magpag-ano, pagsira sa ilang sabihin. Wala naman na yung ginawa nga nasama sa kanila. At hindi man may aswang, hindi man may masamang tao. Mula raw nung nangyari ang insidente sa manukan ni Joel, mas lalo raw nilang pinaigting ang pagroronda tuwing gabi. Pero ano nga ba talaga ang itsura ng nakita raw ni Josefina na sigbin? Nagdala ang aming team ng artist para ma-sketch ito. Lahi man siya sa askal. Patuwad. Parang malaking aso na may mga malalaking tenga. Wala pa akong nakita ang ganyan na klaseng hayop at hindi namin pinag-aralan yan sa veterinary medicine na may ganyan na species. Pero ayon sa veterinaryo, hindi sigbi. So yung content nga yun guys, wala akong masabi guys kasi yung parang totoo naman talaga at saka yung ano kasi doon na inano ng daga. So I mean, masabi ko lang din na parang dati pa yung mga sigbin guys, wala na yun, wala na yun ngayon, dati pa yun. Kasi sa mga unang panahon sa pagsakop ng Kastila dito sa Pilipinas, so yun, pinakatagal na yun guys, so wala na yun kasi sa dumadami na yung mga tao ngayon, so papawala sila, naubos yung lahi nila. Sorry guys, so hindi ako naniwala kung sigbin ba yung kumuha doon or pumatay doon, kumakain doon. So ang pinauliwahan ko doon, parang dagat talaga guys na ano. So yung iba doon guys, edit lang naman yung nila guys, hindi naman yung totoo eh. Mga pic edit lang yung guys na mga ano. So hindi totoo yon. So maniwala talaga ako sa yung ni Ma'am ano kasi yung sabi nga niya doon na ano doon nga parang daga lang yung pumatay lahat ng mga manok. Hindi naman ako paniwala. So panoorin natin guys. Tuloy natin. Wala pa akong nakita ang ganyan na klaseng hayop at hindi namin pinag-aralan yan sa veterinary medicine na may ganyan na species. Pero ayon sa veterinaryo, hindi sigbin ang pumatay sa mga manok. So in-examine ko talaga personally, possible cause ng kanilang pagkamatay, na-atake sila ng mga malalaking daga. Kasi yung mga malalaking daga, ang puntarya nila, iyong kanilang botsi o ang crop ng manok. Tapos pinutol ang mga ulo.
Hindi na rin nagtaka ang veterinaryo kung bakit walang nakitang bakas ng dugo. Ang dugo kasi ng manok, alas ang volume, mga 30 cc lang. Hindi mo makikita talaga na maraming dugo. Possible rin na dry up o natuyot yung dugo ng manok kasi early in the morning pa na natin nakita ang mga manok. Kalimitang nag-uumpugan ang kababalaghan at ang siyensya. Pero para sa mga nakasaksi at naniniwala, walang kababalaghan dahil sila mismo ang nagpapatotoo. So yun na nga guys, so maraming salamat po guys at dito lang po magtatapos yung content natin guys. So maraming salamat guys at abangan nyo po ang next upload ko guys. Hanggang dito na lang po ako at maraming salamat po. God bless po.